Hello guys. Another tutorial na naman tayo. Ngayon, ituturo natin. Ngayon naman, ituturo na. Hello guys. Another tutorial na naman tayo. Ituturo ko sa inyo kung paano alisin ang add toner sign na naka-display sa print panel. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano isalin yung toner dun sa bottle natin. Start na tayo. Ayan mga sir. Nakita nyo, yan yung display kapag add toner sign. So tatanggalin natin yung sign na yan. Ituturo ko sa inyo kung ano yung dapat gawin. Una, bubuksan nyo muna yung front door. So, nakikita nyo may green na lever. So, iaangat nyo lang yan. Press nyo lang ito pababa. Lalabas na yung toner hopper assembly. Ito yung toner hopper assembly. So, tanggalin nyo lang yung battle. Tapos may makikita kayong takip. Tatanggalin natin yan. Ito yung bote. Tatanggalin nyo lang yung takip. Kunin nyo yung toner nya. Isasalin nyo lang to dito sa bote. Balik nyo lang yung takip. Yung 250 grams na to, pwede nyo ilagay sa isang bote na to. 350 grams ang dapat laman nitong bote. So, ito 250 grams. So, pwede nyo ilagay itong lahat na to dito sa bote. So, pag naglalagay kayo ng toner sa bote, kailangan half lang. Huwag masyadong marami. Pwede siguro hanggang dito pero huwag niyong pupunuin. So, sa akin, kalahati lang nilalagay ko para hindi mabigat pag ginikot siya ng toner motor. Ibalik na natin. Sasori na natin yung bote. Ito. So, patakin niyo pa. Lagay niyo lang yung bote ng ganyan. Saksak niyo. Tapos itulak niyo lang siya hanggang sa mag-lock yung kulay green sa ilalim. Kailangan mag-lock. Yan. Pag nag-lock na siya, saka nyo ibaba itong lever. Ngayon, isasarado nyo ito. Papakita ko sa inyo yung loading toner sign niya. Kasi, magsasign yung print panel natin ng loading toner na ibig sabihin, naglo-load na ng toner yung bote. Iniikot na ng toner motor yung toner bottle. Maglo-load na siya dun sa PCU unit. Ito yung PCU unit, yung photoconductor unit. Magsi-circulate na siya dun. So ito yung display. So kuklose ko na yung front door. Yan yung sinasabi ko sa inyong loading sign. So, hihintayin nyo lang siya hanggang sa mag-load ng toner dun sa photoconductor unit. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! First blood! You have slain an enemy! Killing spree! Mega kill! Unstoppable! Monster kill! Godlike! Legendary! Double kill! Triple kill! Thank you.
humility. ADF, automatic document feeder. So, pwede siyang back-to-back automatic. Hindi mo na kailangang i-open to para ilagay sa flatbed. Dito mo lang siya ilalagay, yung papel. So, pag naglagay kayo ng papel dyan, face up. Yan, face up ang lagay ng papel. So, pag dito naman, face down. So, hindi kayo pwede maglagay ng papel dito na manipis, makapal. So, kailangan substance 80 na papel lang. So, yan mga sir. Tanggal na yung add toner sign natin. So, pwede na tayo mag-photocopy niyan. Ayan ang initial display niya. Ito yung pindutan sa print. Numbers, cancel, clear. Paper size. Touchscreen na yan mga boss. May automatic back-to-back siya. Kung gusto nyo i-adjust yung percentage ng reduce sa kayong enlarge, ito lang pipindutin din ninyo. Ayan, mamimili lang kayo dyan. So, nasa baba yung reduce, nasa taas yung enlarge. Pag nakapili na kayo, i-okay nyo lang. So, pag meron lang kayong napindot dyan, aksidente, napindot nyo lang dyan, ito lang pipindutin nyo yung clear. Okay, babalik siya sa main menu. Sir, naituro ko na sa inyo paano alisin ang add toner sign. Ayan mga sir, naituro ko na sa inyo kung paano alisin ang add toner sign na naka-display sa print panel. Sana may natutunan kayo. Huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe. Thank you for watching. See you sa susunod na next time. Hello guys. Another tutorial na naman tayo. Ngayon, ituturo natin. Ngayon naman, ituturo na. Ituturo ko rin sa inyo kung paano hugutin yung toner hopper. Ituturo. Okay guys.